dito yata magde-deliver. Yan, yung nakatumbok na yan. Yan, yan nga. Yayamanin ang mga nandito, mga dre. Wow, napakaganda naman ang ulap. Palakad-lakad lang sila, nagpapawis. Tinitingnan nila yung pagkapaligiran ng anuhan nila, neighborhood. Ayan, no? Mga bahay nila, di ba? Sana oil! Grabe! Eto, tingnan niya rin yung vision na to. Grabe, scaffolding niya, no? Grabe pala pag-renovate niyan, no? Grabe scaffolding, no? Napakadami, ah. Oh. Ayan ang renovation. 100,000 yan. Ang ginagawa ko ngayon, mga dre, ito, yung mga nakausli dito sa ceiling, tatanggalin ko lahat yan. Yan, yan. Papunta ron. Hanggang sa dulo, mga dre. Dapat kanina, mga dre, meron akong ano. Meron akong change oil ba? Papa-change oil ako. Nakaligtaan ko naman, nakaidlip ako. Bigla ako na alimpungatan eh. Lampas na ng 30 minutes. Pumunta pa rin ako, kaya lang eh, busy na sila eh. Pag dumadaan ako, mga dre, sa mga ano, sa mga ganitong kalsada, naaalala ko yung mga dinadaanan kong ano, expressway sa Pinas. Hoy, papunta pala akong downtown, mga dre, no? May delivery ako. Nagano ko, nag-Uber. As usual, mga dre, no? Pagkagaling sa trabaho, alas 3. Pagdating ng alas 3, uwi. Pahinga sa bahay ng isang oras. Tapos labas. Yun po yung ano, yun po yung routine ko, mga dre, no? Nung mga dumaan na araw. Kahit antok na antok ako, mga dre. Lalabas ako kasi inaantok ako eh. Lampas tuloy ako sa exit ko eh. Dapat dun ako sa ano eh, sa 3 eh. Stay to the left to auto route 10, Boulevard Arvarasa, Route Delamonte. Then stay to the left to Boulevard Arvarasa, Route Delamonte. Stay to the left to Boulevard Arvarasa, Rue Delamonte. Then turn left on Rue Jean Destray. Turn left on Rue Jean Destray. Then use the left two lanes to turn left on Rue Saint Antoine West. Use the left two lanes to turn left on Rue Saint Antoine West. In 500 meters, turn right on Rue Guy. 100 meters, turn right on Boulevard René Lévesque West. René Lévesque, nandyan yung ano, mga dre, no? Yung US Embassy. Diyan kami kumuha ng ano eh, ng anong tawag dito? US Visa. Dati eh, madali pang magpaano, magpa-schedule, mga dre, no? Turn right on Boulevard René Lévesque West. Mula nung nag-pandemic, doon ang humirap magpa-schedule sa ano, sa US Embassy. Pero bago mag-pandemic, within a week makakakuha ka na ng schedule para sa ano,
para sa interview ng application mo sa US visa. Pero ngayon, taon na yata mga dre, no? Buwan, taon, yun ang pinakamalupit, taon mga dre, no? Isang taon para lang ma-interview ka. Ang kagandahan lang dun, kahit papano, mataas yung chance mo mga dre, no? Kung nandito ka sa Canada, kung PR ka sa Canada, mataas yung chance mo na ano, na ma-approve ka. Hindi, ano, hindi ibig sabihin 100%, hindi ganun mga dre, no? Siyempre, depende pa rin yun sa ano, sa magiging desisyon ng officer. No parking, nakatulad niyan. No parking. New message from Uber. Leave at door. Oh, yun, meron isa pa. Leave at door. You arrived at your destination. Isa pa ba? Kasya pa? Kasya ba ako? Kasya pa. Okay. Leave at door. Pambihira mga dreo. Mabigat-bigat yun para sa unang delivery, no? Tsaka malayo-layo ng konti mga dreo, no? $21 downtown, 21 items. Okay na rin, $20 is $20. Isang oras din yun mga dreo, no? Ganun talaga. Diskarte. Pahusayan na lang ng diskarte kahit pa paano mga dre. Patsagaan na lang ba? Kailangan mo magtsaga. O nga pala, ngayon pala ako magkukompute mga dre, no? Kasi ang ginawa ko pala kagabi, nagpagas na ako, nagpa-full tank na ako mga dre, no? Usually, sa pagkakaalam ko, 2 beses ako nagpapagas sa loob ng 1 linggo. So, magsisimula ako sa full tank para Lunes walang gastos. Pati yung mga pagkain ko mga dre, no, ililista ko na para at least kumpleto ba yung ano, kumpleto yung data kung magkano, tsaka yung mileage, lahat ng importante ng ano, detalye. Dilim na rito sa camera na to. Bagay, ganyan ang mga dre, no? Ganyan na ba? O madilim siya talaga? Ito, dire-diretso lang to. Coordinates pala to. Kala ko sa expressway ako dadaan mga dre. Hindi pala. Pag summer dito, kahit hating gabi na, talagang parang hindi rin natutulog mga tao rito mga dre, no? Kaya nakakatuwa dito sa downtown eh. Isang beses pa lang ako nakakain. Ah, hindi pala isang beses, 2 beses na. Una nakakain ako dito sa Korean barbecue restaurant mga dre, no? Ay, Concordia pala yung nasa kanan, no? Hindi ko na ano. Bagay, lagi ko naman dinadaanan yung mga dre, no? Concordia. Isa po sa, ano, isa sa mga sikat na school dito yan, mga dre, no? College ba yan o university? Bukod sa McGill. Yan ang mga, ano, McGill yata yung, ano, mga dre, no? Nangunguna o isa sa top 10, mga dre. Ay mga dre, Ispat Pinoy ah. Bira o. Ispat Pinoy. Padalaw naman mga dre, no? Padalaw. Konting ano, kailangan namin ng suporta galing sa inyo. Nakakatuwa po yung ano, kung magbintuhan kami mga dre, no? Paano ba? Maganda nga nun yung mga tiga-Canada po, no? Kumbaga, magko-comment po kayo. Kumbaga, share nyo rin yung experience nyo.
sa mga darating pong araw, sisimulan namin magbasa-basa ng comment, yung mga comment niyo po. Babasahin namin 'yan. Para nandun po yung participation nyo, mga dreno. Montreal General Hospital, yan, nasa harap natin, mga dreno. Nag-deliver tayo dyan isang beses. Kalsada kasi dito. Lubak-lubak pala kasi yung kalsada, mga dre, no. Yan ang ano. Ayan ang katotohanan pala. Yung kalsada rito hindi po maayos, especially pag winter, mga dre. Pero parang madilim eh, hindi pa naman dapat eh. Nagbabasa ako ng mga comment niyo, mga dre, no. Galing sa huling video natin. Marami pong ano nakapansin dun sa yung sa pagpalit ko ng gulong, mga dreno. Bago yung lahat, ganito po, no. Saan ba ako natuto magpalit ng gulong? Nung ano po, nung nasa Saudi ako, natatandaan ko, isang beses po nagdrive ako ng forklift, naplatan ako ng gulong. So, no choice, walang ibang gagawa kundi ako po, no. Tumingin ako sa YouTube, ginawa ko siya. Pero kakabakaba ako, kasi nga, hindi ko alam yung gagawin, mga dreno. Baka mamaya biglang matanggal habang umaandar ako. Yung ganun, siyempre doubtful ka po kasi wala kang experience. Tapos hanggang naplatan uli ako, so nagawa ko na siya ng 2 beses, 3 beses. Tapos nung nandito na ako sa Canada, ano, nasa Pinas pala ako, naplatan din ako, mga dreno. Kami nagtanggal ni Kuya Lito. Pang-apat na beses yung nagpalit ako ng gulong. Kay Mother, pang-5. Tapos kay Joy, pang-6. So 6 na beses po, no. Hindi po ano, kumbaga hindi naman stock knowledge sa bawat isa sa atin, mga dre, no, na plat yung gulong, alam mo agad palitan. 'Di ba? Kumbaga you have to learn. Especially mas nakakatakot po magpalit ng gulong ng sasakyan dahil paano kung mali yung pagkakakabit mo, 'di ba? Sa tulin ng takbo biglang matanggal. Yung ganun po. Kaya I think hindi kahinaan ng lalaki na kumbaga dahil hindi marunong magpalit ng gulong is hindi na ano, hindi na magaling yung tao, mga dreno. Pasintabi po, no, pasubali po sa inyo, mga dreno. Pero hindi ganun kasi unang-una hindi naman lahat tayo pinanganak ng may sasakyan na dapat matuto sa ganung bagay, mga dreno. Ako nga talagang ano lang ako, mga dreno, pabibo lang ako eh. Kaya kahit paano, yun, natututunan ko na lang. Pero ano, wala namang problema, 'di ba? Kung hindi ka marunong magpalit ng gulong, maganda kung ano, kung marunong ka sa pagpapalit ng gulong at sa marami pang mga bagay. Pero kung hindi ka marunong, I think hindi naman kawalan 'yon, 'di ba? Especially ano eh, hindi mo linya. Parang ganoon, mga dreno. Kaya peace lang po, no. Peace. Walang ano po 'yo, walang kinalaman sa pagkalalaki 'yan o sa pagkatao, 'di ba? Sabi ko nga po, okay, now it's the second time na ginawa ko. So, sa harap niya, dapat matandaan niya, next time, siya na yung gagawa, di ba? Alam niya na. That's the thing. Hindi po yung, ano, hindi yung nabudol ako. Hindi naman po tayo bata para magpabudol sa ganun, no. Alam ko pong hindi sila marunong, so ginawa ko uli sa harapan nila. At least now they know. At least, alam niyo po yun, yung dati kasi ang ginawa ko, mga dreno, ginak ko na eh. Tinaas ko na muna, no. Nung nakataas na, tsaka ako nilawagan yung tornilyo. Eh, mali po pala yun. Dapat, habang nakababa pa yung gulong, tsaka mo nalawagan yung tornilyo. Pag namaluwag na, tsaka mo siya itaas. Tapos tuluyan mong tanggalin. Sumunod, yung paghihigpit. Dati po, ang ginawa ko, pag ganun, paikot yung paghihigpit ko ng tornilyo. Hindi po pala. Dapat pala, pa-star. Para nang sa ganun, pantay-pantay yung higpit. Yung mga ganung bagay po, yung malalaman mo lang sa experience, kung walang nagturo sa iyo noon o kaya walang nagbanggit sa iyo tungkol sa bagay na 'yon, hindi mo malalaman basta-basta, 'di ba? Pero napaka-importante po noon, nang sa ganun mas madali yung buhay mo at saka mas safe yung ginagawa mong trabaho. Yung ganun po, no. Kaya sa susunod sila na po gagawa.
Okay po, malinaw po tayo doon. Sir Rice, tanong ko lang po kung gaano po katagal bago ako makasunod sa wife ko after niya makaalis. Supervisor siya sa McDo dyan sa Quebec. And sana mabigyan mo, mo po kami ng idea kung paano po. Salamat. God bless and stay positive. Kakatapos ko lang, kausapin mga Dre. May source ako. May source ako mga Dre, no? Yung asawa niya, ganun din po, no? Parang ang mangyayari pala, sir, is ano, spousal open work permit yung i-apply sa'yo ng asawa mo para makapunta ka po sa Canada under open work permit. Ganun po yung gagawin niya. Magpapasa po siya nun. I-apply ka niya. Napakabilis pala. Kasi po, sabi na itong kausap ko mga Dre, no? Inabot lang sa kanya ng isang buwan. Ito po yung usapan namin, no? Sabi ko, may tanong ako, gaano katagal inabot papers ni Mrs. mo bago nakapunta sa Canada? Sabi niya po, 1 month lang kuya. Tinanong ko na rin kung anong status ng asawa niya, tapos sinabi niya nga po na open work permit siya ngayon. So tinanong ko kung spousal. Sabi niya yes. Tapos sabi ko, pwede ba kita tawagan? Sabi niya hindi pwede kasi ano, anong tawag dito? Kasi nasa school siya. Pero ibig sabihin po nun, yung open work permit ng asawa niya kasabay ng expiration ng work permit niya. Sabay po may expire pag nagkaganon mga dreno. Sabi ko sa kanya, ang bilis pala mula pagpasok ng papel, 1 month lang may visa na. Sabi niya, oo kuya, kasi pagka-apply namin, after 1 week, biometrics, after 1 week, medical, after 1 week, passport request na. So tinanong ko po kung anong tier siya. Tier 3 kuya. Tier 4 to 5 dapat 26 per hour sweldo. Nabanggit niya yun mga dreno. Ngayon di ko alam kung gaano katagal ang process. Ah, nung 2023 pa yata yun mga dreno. 2023 o 2022. Tapos may pinrocess din daw siya na family last year, nandito na din. Tier 3 din siya. Same lang kami sweldo pati. Yun mga Dre, no? 1 month pala. I think, ang bilis, no? Inaasahan ko ano eh. Akala ko pala, matagal. Kasi po, katulad po yung sitwasyon namin dati, no? Ano na po kami noon? Pinetisyon po kami. Tapos citizen pa yung nagpetisyon sa amin. Pagkatapos, pagdating namin dito, PR na kami. Pero inabot po kami ng 10 months, no? Pero yung, yun nga, no? Yung spousal open work permit, 1 month lang. Okay na po, no? So, yun po ang kasagutan po ng ano natin, mga dreno, ng kaibigan po natin. At hopefully po, nakapagbigay sa inyo ng ano, sir, no? Ng konting idea. 11:20 sa East Tatu. Yun yung nagtanong, no? Sabi ni Sir Nestor, ito may kinalaman po, no? Sa pagpapalit ng gulong. That stupid tire change should not have been blocked. It will hurt your relationship with your family because of the comments. Rice is the go-to guy of his family in Canada. Hindi, okay lang naman po, ano, Sir Nestor, no, kumbaga, ano, somehow, kasi nanonood sila ng vlog, nababasa din po nila yung mga harsh comment. Sila rin minsan yung nagsasabi na huwag ka magpa-apekto sa comment. Kaya ano po, nagkakaintindihan naman kami tungkol sa bagay po na yun. At saka yun nga, no, nabanggit ko naman po na ano, it's not a... it's not... Teka lang, tagalugi ko ha, parang sandali. Hindi po basihan nung magaling na pagkalalaki yung pagpapalit ng gulong ng sasakyan po. Maganda kung alam mo, pero kung hindi mo alam, ganun talaga, especially kung wala kang sasakyan, di ba? Basahin ko lang po tong comment ni Sir Alp. Sir Alp, shout out. Sabi niya po, medyo nag-disagree ako tungkol sa seniors retiree lifestyle in Canada. Siguro kung sa Canada na sila tumira ng matagal, may social life sila and grandkids. Pero kapag senior na sila nakapunta sa Canada, life is a bit sad kasi naiiwan sila sa bahay the whole day. Marami ng instances, may mga magulang na i-sponsor sa Canada and decided to return to the Philippines. Kahit yung dumalaw lang, can't stand the cold weather and misses the Philippines. I think the bottom line is connection to people and community. May mga Pinoy na ang plano nila ay mag-retire sa Pilipinas or visit every winter season if they can afford. That is reality kahit nga mga retired Canadians stay in Florida during winter months. Yun. May point naman po si ano, no? Si Sir Alp. Tsaka, eto po, no? Karaniwan po kasi ang style, especially kung yung mga anak po nila ng mga senior na nandito sa Canada is may mga maliliit na bata. So ang ginagawa po nila, no, kinukuha nila yung magulang nila sa Pilipinas para sila yung tumayo munang
tagapag-alaga ng mga anak nila. Yaya, in a sense, mga dreno. May mga pagkakataon pong ganun yung nangyayari. At isang bagay pa po, yung sinabi niya rin, no, na kung matagal na rito sa Canada yun, medyo may social life na po, no? At kung bago lang, talaga pong ano, syempre, maninibago. Diba? Pero, kung hindi naman po sila masyadong mahihain, yun nga po, no, maraming organisasyon na pwede nilang salihan at welcome po sila doon. At ang kainaman po dito, kumbaga maganda po somehow yung community ng mga Pilipino rito, mga dreno. May mga toxic here and there. Pero sa kabuuan po, maganda po yung ano, yung samahan dito ng mga Pilipino, kasi makikita nyo po yan sa ano, sa pagtutulungan kung may nangangailangan. Marami pong nagpo-post sa Montreal Filipino Connection na bagong dating dito sa Canada, nagsisimula, umaarbon ng jacket, yung mga ganun, o kaya sapatos, at marami pong nag-o-offer, mga dreno. Ganun ka, kahit pa paano is kaganda yung bonding ng mga Pilipino rito, mga dreno. Ganun kaganda yung community. Kahit pa may mga nambabash. Sa bagay, hindi natin maiwasan yung mga dreno. Kasi nga, may nagsasabi na, especially kung ang mga nanghihingi po, estudyante, mga dreno. Bagong dating lang po dito sa Montreal, estudyante po, baka po meron kayo diyang mga lumang pinaglumaang jacket na yung large yung size, baka po pwede naman. Yung ganong request ba, mga dreno? So maraming nagmamagandang loob, may mga nambabash na pupunta ka ng Canada, estudyante ka, tapos wala kang pera. Yung ganon. May katotohanan yung sinabi niya, kaya lang wala rin namang masama dun sa ginawa ng tao, ba? Diba? Kung ang layo niya is makatipid para mapahaba pa yung PC niya, mga dreno. Hindi ano, hindi mo maiwasang mahusgahan yung mga taong nagbabaka sakali dito sa Canada at sinusubukan makatipid at humingi ng tulong sa iba, mga dreno, especially nga yung mga estudyante, sila yung pinaka ano eh, yung pinaka nababash, mga dreno, pag dating sa paghingi ng tulong. Imagine, jacket lang nga na luma, 'di ba? Sapatos na luma, salip na itapon mo. Bigay mo na lang sa kapwa mo, 'di ba? Nakatulong ka pa. Pero yung iba, pinipiling tingnan yun sa pangit na paraan, di ba? Na dapat may sapat kang pera, parang ganun. Kasi nga, di ba, nag-aaral ka rito sa Canada, may pang-tuition ka, pero wala kang pambiling sapatos. Yung isang bagay pa pala, mga dre, no? Tungkol din sa mga estudyante, yung mga ibang lahi, mga dre, no? Na inaabuso yung mga food bank. Matagal ng issue to, mga dreno. Ang pangit sa kanila, kumbaga parang tinuturuan pa nila, itinuturo pa nila yung style nila kung paano nila inaabuso yung food bank, na kung kumuha sila ng pagkain doon pagkarami-rami, tapos pinapakita pa nila yung stock nila, ang dami, oh. Yung mga noodles na kung ano-ano, mga dreno, apple, mga pangluto, carrots, onion, yung mga ganun, mga dreno. Talagang ang dami na nilang stock, kumukuha pa rin sila, tapos pinagmamalaki pa nila yung sa mga kalahi nila. Parang tinuturuan pa nila paano gawin yung ganun bagay, mga dreno. Kaya pati mga Canadians nagagalit, kasi nga sabi nila, imbis na para yung sa mga Canadians na naghihirap, ngayon napupunta pa dun sa mga hindi naman daw karapat-dapat. Nabanggit ko lang naman, mga dreno, tungkol sa mga toxic na Pinoy. Hindi lang Pinoy, mga dreno, may mga ibang lahi. Tsaka kahit saan naman eh, diba? At tsaka parte na yung ano, ng community o ng ano, ng lipunan. Okay, mga dre, mamaya uli, ewan ko kung ano pang mangyayari. Let's see, 7 pa lang naman, 6:48, mga dreno.